Hello, hello. Mic test. Yan. Game, game. Hello mga bayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito, welcome sa GEST August and September. Yan, Grand Finals pala ng August ito. AMD Mineski versus MSI Evo GT.TNC. Best of 5 yata yung laban kung di ako nagkakamali. So to, game na tayo. Huwag nyo palang kalimutan i-share sa mga wall nyo kung gusto nyo Tagalog streaming. Kasi sa kabila sa Dota Talk, English yon. Pero pwede rin manood kahit saan kung saan nyo trip. Kung may ticket kayo, pwede rin manood sa Dota 2 mismo, Dota 2 TV. Shoutout nga pala kay Bayaw Rayland. Socrates. Tama ba yun? Yan, shoutout daw kay Bayaw Rayland. Yan, magandang gabi ulit mga Bayaw ha. Paka-share-share lang. Mukhang epic tong laban ito eh. So ito, doon na muna tayo sa mga pick. So first ban dito ng ano, AMD Mineski, tsaka second ban pala. Grabe, Razor kagad at tsaka Lone Druid. First pick, second pick nila, Outward Devourer. Tsaka pa, halata na mag-OO dito kasi binan na kagad si Razor eh. Eh, isa pa naman matinding pangunta talaga tong Razor sa OD. Pero dito naman tayo, first ban, second ban ng MSI. So binan na dito ni Woods, si Batrider at tsaka si Weaver. First pick tsaka second pick naman, Naga Siren, dalawang support kagad, Naga Siren tsaka Visage. Naku, matindi din Soul Assumption neto. So maganda rin yung Naga, may pang-awat sila yung sleep. Pang-initiate din yun, pwede rin gawin initiate. Haha, late sa Beyond the Summit. Late ba? Ay oo, sa Beyond the Summit din, meron din stream yata. Basta kahit saan, pwede kayo manood. Kung gusto nyo yung Tagalog dito. At tsaka noob na streamer, nandito lang ako. May giveaway ba ba yao? May giveaway, meron. Merong giveaway. So okay, ito third ban. Lifestealer para sa Mineski. Tsaka Gyrocopter, fourth ban nila. Nyx Assassin naman, tinanggal na rin ng MSI. So ito baka mag-win of pain sila. Baka lang ah. Pero kasi automatic ban naman talaga si NA. Ito, fourth ban na lang inihintay sa kanila. Ito wala pang support tong ano eh. Maganda sana i-ban na si Jakiro. Baka mag Dark Seer, open pa si Dark Seer. $1,000. Grabe. Laki ng giveaway natin. Shoutout nga Bayaw kay Mang Kanor. Hello kay Mang Kanor. Ayan. Tsaka kay Jill Rose. Kay hipag natin si Jill Rose. Yung hipag na yun, kilalang-kilala niya naman yun. Grabe, 78 lang tayo. Ano ba yung mga Bayaw? Finals ngayon ng GEST. Hosted by ano ah? Dota Talk syempre. Organized pala by Dota Talk. Ayan. By Gigabyte. Yan, Gigabyte Esports Tournament. August. Idol pa short story naman sa mga roosters nila. Wala nga eh, hindi ko makabisado kasi yung ngayon pa lang ako actually nagcast nito mga to, pero sige, sige. Okay. So ito clash alata naman sa AMD Mineski, mukhang pupunta sila dito sa matinding clash type eh, no? Kasi Outworld Devourer pa lang tsaka pak parehong SS nito. Pang AOE talaga eh, pang nuker talaga. Biglang buhusan. So ito na nga Darkseer 4th pick ng MSI dito. Ito maganda na yung combo nito, Sleep, Vacuum. Kailangan na lang din siga isa pang ano, matinding AOE damage. Baka pwede lang kunin Queen of Pain. Alam naman natin maka Queen of Pain tayo. SF, pwede pa. Kasi mahirapan SF OD sa mid. Support ban pala dito ng MSI Evo GT si ano, Nature's Prophet. Takot din silang mapush, mahirap nga lang mapush. Bayaw, sino sa tingin mo mananalo? Tingin ko lang ha, pero mas gusto ko yung try lane ngayon ng ano, magiging try lane ng MSI kasi Makati yung ano eh, Visage pa lang eh. So sa try lane naman dito ng ano, Mineski, eto nga, Alchemist, try lane ng Mineski dito, so tingin ko try lane to Mineski. Puro hitter talaga pinick dito ni, sino ba captain, si Owa. Tama ba si Owa ba yung captain ng Mineski ngayon? Hoy, sino yung mga nakabet dyan? Kanino kayo nakabet? Betting na, o dali, habang di ba nagsisimula? Easy rares ba to? O easy keys? Mineski taya ako dyan. Hoy, meron din kami betting, ano, betting group sa Facebook. Ano, Pinoy Dota yon, Pinoy Dota betting group. Doon, walang scaman. Pag may nang scam, sabihin nyo sa akin, pupunta natin sa bahay nila, hahantingin natin yan, papakulong natin. Mineski ako, bet ako 3 keys. Uy, sige, good luck, good luck sa mga, ano, nakabet, ha. So, ito, Darkseer nga, mabigat na carry na lang inihintay dito sa MSI. Nagka-carry ba and si Badburn, sino nga ba si Badburn? Si Jotan, si R
So ito yung lineup ng MSI pa lang. Wala nga si Jules eh, no. Tanggal na si Jules, pinalitan ni RR. Pero to Templar Assassin sa mid lane ng MSI. Katapat niya siguro dito yung OD. Pwede rin pack, pero to IO. Nako, medyo masakit-sakit tong ganking technique din ng AMD kasi kayang-kaya mag-relocate niyan eh. Pipitasin lang 'yan. Pag habang naka-relocate, ay bago pa lang mag-relocate, eh nakataktak na kaagad si Alchemist yung second skill niya, unstable concoction. Pero depende kung ika-cast niya 'yon. So yun nga lang. Siguro yung off, ay ano to eh, pwede maging offlane si Darkseid kung trialing tatapatan niya eh. Magpa-farm muna sa neutral creeps. Pero baka maging ally nga lang siya. Pero okay lang, may Ion Shell naman eh. Bayaw, anong trading page sa FB? Trading page namin, Pinoy Dota Store. Yan. Tapos yung betting, Pinoy Dota Trading Group. Yun. Pakihanap na lang. Pakisearch na lang. Doon sigurado tayo. Pag may nang scam, sabihin nyo sa akin mga bayaw. So yan, pakishare naman para dumami pa tayo dito. Baka makilala yung channel natin. Yan, nagsisibol pa lang po kami dito. Medyo virgin pa pagdating sa stream. Sino magmi-meet sa MSI? Sa mid sa MSI, ito na nga, Templar Assassin. Templar Assassin na to. Ito, last support na lang hintay sa AMD. Bukas pa nga siya yan eh. Jakiro, bukas pa rin eh. Pag nag-Jakiro pa to, sobrang katina ng trialin ito. Pero tira natin kung i-jack ba nila. Siguro isa pang stunner. Okay, so ito Windrunner para sa MSI. Siguro si what's dito, Visage? Or Naga, ewan ko lang. RR Naga. Okay, salamat sa mga nag-share dyan ha. Sana nakakain na kayo lahat. Ako, sakto lang. Konting ano lang. Longganisa Burger from Burger King. Yun, sponsored. Ay, di, Burger King, Burger Machine. So, ito kompleto ng MSI. Ewan ko kung trialing tong Windrunner or ano eh. Ito yung gagawin nila pantapat sa trialing sa baba. Pwede rin naman siya kasi may Windrun. Pero sa tingin ko, top, kasama sila sa top lane sa taas. Or baka sumabay sila. Hindi nila pag-farmin yung Alke. Total, aggressive naman yung trialing ng MSI. Pag may na-net, pwedeng i-shackle, pwedeng i-power shot. Huling babanat yung Visage. I-soul assumption na lang, patay ka agad. So, ayan. Yan, inuulit ko. GEST August Grand Finals between Mineski and MSI. Ayan. Best of 5 ang laban natin. So game 1 pa lang tayo mga bayaw at hipag. Show your camera, Mr. Jerk, could you? I can't. I'm naked right now. Kasi sobrang init. It's so hot in here. Ay, pork yun, idol. Majanet kadre. Ay! Pork ba yun? Walang janets kasi dito na malapit eh. Baya, wala ka bang pa-event ngayon? Nako. So ito, Shadow Demon, last pick ng AMD Mineski. Ayan, pwede rin pang-ontra dito sa tumatakbong Windrunner. Kaso, nako. Nagda-drop ang aking connection. Wait lang natin mag-reconnect. Kaya nakikita nyo mga kulipulo dyan sa gilid. Sana wag ako ma-DC, Lord. Lord patawad. Okay, hello sa 101 viewers natin. Ako, mukhang madi-disconnect nga ako. Sana makapag-reconnect ako. Nako. Wala na, DC nga ako, tae. Sana makabalik. Yan, nagre-reconnect na po. Sana makapag-reconnect talaga ako. Okay, hello sa 104 viewers. Welcome dito sa Grand Finals. And I hope nakamakabalik ako. Kung hindi ako makabalik, lagot na. Tapos ang karir. Masisira ang live stream. Mag-reconnect ka, Dota 2. Or na-disconnect ka ata lahat. Ah, nag-drop ata. Teka lang ah, may problema yata eh. Ah, hindi. Oo, na-disconnect nga ata lahat. So, ito mga bayaw. Okay lang pala.
So ayan. Wait lang po natin. Naggaganon yata, nagbabag yata yung Dota 2 ngayon. Baka stream problem yan, idol. Naranasan yan. Oh, ito nga. So ito, mag-reconnect lang mga players natin at game na tayo ulit. Again, ayan, pinapasalamatan natin ng Dota Talk. So sila yung nag-organize ng ano, ng tournament na ito. At syempre, tournament nga ito ng Gigabyte. So ayan. Tapos naman yung pick eh. Isang AP lang naman ito. Bakas. Dota to. Dota 2. Yeah, Dota 2. Hoy, yung mga hindi pa nakapag-share dyan, ikalat nyo ha. Parang awan nyo na mga bayo. Para sa akin. Para sa akin lang. Haha, sabi mo yung kanina, bayaw. Speak English, okay. We're live streaming in English in 5, 4, 3, 2, 1. De, joke lang. I cannot. My English are very limited only. Okay. Everyone's in. So it should be fine now. And then, mag-go na tayo. Sayang 3 rare ko pag natalo, may MSI. Nako, sa tingin ko naman. Kasi huling nag-champion ko, hindi ako nagkaamali, Mineski, 'di ba? Nako, defending champion sila ngayon, Mineski. So good luck. Good luck sa dalawang teams. Ako, buti wala pa akong pinupustahan eh. Wala pa naman ako napupustahan. Sayang Kiko pag natalo. May tournament bukas, Mineski. Kalaban nila mga Chinese. Oo nga. May tournament nga yata bukas. Ayan. So ito. Papakilala ko na lang yung mga gagamit after nitong ano. Nako, isang minuto pa pala to. What time ba yaw? Ang alin? Anong oras ang alin? May live stream dito. Yes, mayroon na live stream dito. MSI versus Mineski. GEST Grand Finals. Tagal naman, Bayaw. Oo nga, natatagalan tayo eh. Bayaw, anong tamang specs ng system? Unit. Para malinis ang high settings ng Dota 2. O, recommend ko lang, naka i5 pataas. Pwede naman i3. O, kahit hindi naman i-series, basta dual to quad core. Ayan. Kahit triple core, okay lang. Sa tingin ko. Na minimum clock nga. Nasa 2.8, 2.9 pataas. Ayun. Tapos mataas memory, ma 8GB. Para suwabe. 8GB of memory. Kahit 4. Video card 560 pataas. 500 series pataas ng Nvidia. Or ATI. So yan, kanya-kanyang ano na lang. Oh, pwede na 4GB. Pero kasi pansin ko sa Dota 2, malakas kumain ng memory. Pansin ko lang ah. So ito. Na-disconnect ulit. See. Mineski Razer. Naku, iba yung mga pangalan nila dito. Giveaway. Sige, 200 viewers, 1 treasure key. Ayan, i-giveaway natin yan. 200 viewers, 1 treasure key. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo yun. Mineski naman naglalaro eh. Yung Rambulan nga. Naglaro, Execration versus MSI, 200 yung tao yung nanood dito sa channel ng Pinoy Dota TV. Kayang kaya yun, ngayon, best of 5, Grand Finals. Iinit pa ito mamaya, kaya labas nyo na yung mga Red Doors beer. Pampasarap ng laban. Balita na yung sports nating kabataan yun eh. Hindi tayo makabasketball eh. Esports tayo, diba? Pinoy Dota, the best Dota. Please pick me, Bayo Jerk. Ay, yung ano, yung giveaway natin via Rapple yan. Random winner. Dapat naka-follow sa channel. Oy, mga bayo, don't forget to follow this channel. Para every time na may live stream, kung gusto nyo trip-tripan lang or laro-laro lang. Ayan. Medyo kayang-kaya nyo manood. Kayang-kaya manood. Para updated, yan. Yung giveaway, yun nga ulit. Yung treasure key, 200. Yun lang naman yun eh. So ito. Okay na, game na tayo. Pakilala ko muna player, si Pac. Mineski stand in. Ano ko si Owa to? Ay, hindi. Sino ba captain nila ngayon?
Si ano? Hindi, pack ni Jay ito, no? Pack ni Jay ito, hindi ko nagkakamali. Tapos si Jay, si Vash, dito sa, ano? Si Jay, si Vash, sa Alchemist. Si Owa, dito sa Shadow Demon. Mineski, ay si Bimbo. Oo nga, Bimbo Captain. Mapasensya naman ba yun? Hindi ko kabisado yung player kasi iba din yung pangalan nila. RTR dito sa IO. At saka last hero nila, Mineski Razor, yung pangalan lang. Yung Outworld Devourer, kaso 5-man gang agad manggayari. Dito sa bottom lane, baka mahuli dito. Si JYC, si Patty, ganda yung nagkamali ha. Star naman ito, naispatan niya dito. Isa pa, pinalubog na ng Disruption, JYC. Hoy, yung Tether hindi tumama pero ito tak-tak by Alchemist. Tinamaan na ng Tether, Illusory Orb by Bimbo. Ito, First Blood by Owan. Naku, baka masundan pa. Pero safety naman, nakabalik dito sa tower si RR na nangangalahati ng HP. Ayan mga bayo, First Blood nakuha kagad dito ng AMMD Mineski. So ayun, inuulit ko, Grand Finals tayo sa mga kakapasok lang po dyan. Grand Finals ng GEST August. Ayan, dalawang Pinoy ang nagkita sa Grand Finals ha. Eto, unti-unti na umaangat ang Dota 2 scene sa Pilipinas. Kaya yung mga nagdo-Dota 1 dyan o yung mga toropan yung nagdo-Dota 1, pag Dota 2-hin nyo na. Kasi old school na yun eh. Ito ang bagong meta. So ito si Woods pala dito sa Naga Siren nga. JYC sa Windrunner, kaso baka mamatay dito si RR. Nako, ito na unstable concoction. Disruption hindi pa kinakas pero ito naikas na. Tether naman yung IO pero ninonormal attack dito ni Woods at saka ni JYC. Ito na yung RTR tumatakbo ngayon. Hinahabol naman ngayon ni Alchemist si Woods. Nako, si Woods bumalik pa rin. Nag-riptide. Ito na, unstable concoction dito kay Woods, mukhang mamamatay na rin dito si Woods. Pero una pang mapapatay ni JYC, si IO. Nilagyan naman dito ng Soul Catch si JYC, normal pumapalag pa siya dito kay Shadow Demon. Kaso magkakaroon na itong disruption. Ito na nga, na-disrupt, bumalik na si IO, nag-TP agad. Grabe, double kill para kay Owa. Napakasakati ng Shadow Demon ni Mr. Owa. Oy, grabe talaga. Samantalan dito sa mid, si Bad Burn, si Jotan sa Lanaya, Templar Assassin, si Nivek, Kevin, dito naman sa Darkseer, sa top lane niya, katapat niya yung pack. So yan, magkatapat sa top lane. Pero eto, bote na agad dito. In terms of last hit, nangunguna si AMD Razor. Yan, si Outworld Devourer. Okay. So grabe nga, sobrang taba na agad ng support na ni si Owa. Nakakatatlong kills na siya, yung IO nakaisa na rin. Hindi, wala nakuha si Alchemist dun eh no. 4 assist lang, 4 assist napunta dito kay Jesse Vash. Pero ito, wala yung support niya ngayon, nagpupul ngayon si IO. Shadow Demon, umuwi pala, bumili ata ng ano, Boots of Speed. Okay, pero ito, grabe. Pinapahirapan dito, pinapalubog. Yung Lanaya ni OD, samantalang mauunahan niya naman sa rune. Ayan, hindi na lang hinabol dito ni OD si Lanaya. Sure na yun, sa kanya yung rundon. Pero to ah, hindi nagkakaabutan ng ward oh. Sayang yung vision. O hindi lang deny. Pero ito, nag-mirror image na yung Naga Siren. Pang scout yata. Power shot naman. Ayun, nakakuha pa yung last hit dun. So, Alchemist natin. Una kagad, Boots of Speed. Ito, second build type siya. Makati talaga dito yung unstable concoction eh. Lalo na napakalambot pa naman yung Naga Siren, pati Visage. Meron pang taga Tether. So wala talagang problema. Mas aggressive din yung lumalabas ngayon para sa AMD Mineski. Kayang-kaya nila pasukin yan. Windrunner lang, medyo mahirapan sila patayin eh. Tapos level 2 pa lang si Boots. Wala pa siyang ensnare or net. Top lane naman tayo yung pack. Recta Boots din. Wala pang bote. Darkseer naman natin. Ito, malapit na rin yung pambili niya siguro na Soul Ring. Malapit siya mag 800 eh. Pero ito mukhang nabili niya na yung Soul Ring, pahatid na sa kanya ng... Ay, di, manok! Bote! Bote muna si Darkseer, hindi siya magsa-Soul Ring. So, yan. Pero parang nagkamali yata ng lagay ng Sentry Ward dito yung ano, MSI. Kasi meron pa rin nagre-respawn na creeps dito eh. Masyadong ano, konting usog sana. Pero yun, nakakapag-pull pa rin tuloy ang AMD. Samantalang sa mid yung Lanaya, 12-4. Yung Outworld Devourer naman, nako, 22-6. Ang laki din talaga nalang, mga halos kalahati. Dahil nga dun sa ano eh, yung pinapalubog siya. Pero ito, naglagay na ng Sentry Ward at Deward kagad dito by RR. Inagaw naman dito ni Woods ang creeps. Grabe, nakuha niyo pa yung last hit nung Tiger doon.
or Leon. Alchemist naman natin, ito nakapag-farm naman, sakto lang, 10-0 para kay Alke. Mahirap nga lang tapat lang kasi puro range yung kalaban niya dito eh. Top lane naman tayo, ito si Pac. Hindi na talaga nagbote si ano dito. Hindi, baka ito na yung bote niya. O wala talaga, ito inahabol na naka-ion shell. Naku, mukhang papasokin yata. Ay hindi, wala rin vacuum eh. Bully lang, binubully lang dito ni Nivek. Yung Pac, si Bimbo. Ayan, si Bimbo ang captain. Samantalang si Ayaw, ito naka-invisibility. Pero kita-kita siya, ito pinalunog na. Pinalubog, soul catch, na tether, ma-stun. Another stun ulit, manggagaling. Ayun, tumabog na unstable concoction. Napatay naman siya ngayon ni IO. So si ito, spirit, tumatama ngayon kay Windrunner. Kaso si Shadow Demon, mukhang mamamatay din dito. Papalubugin niya sana sarili. Kaso napatay din siya. Soul Assumption, tatlo yung charge, apat. Pero pumapasok dito. Naku, nakaka-unstable concoction, tinamaan visage, patay. Napatay din naman dito ni JYC, si IO. So yan, medyo bawilan sa trade, 242. Kaso tumataba din yung Alchemist eh. Maraming XP tsaka assist din nakukuha niya doon. Pero isa lang pala yung napatay niya doon ha, si Visage nga lang. Ito nakabalik naman kagad dito si Mr. Owa. Grabe, patayan talaga, ito na, nasta na dito si Woods. Kaso kulang pa sila, wala pa si IO, patating pa lang nandito sa bottom. Wala yata, hindi nakapag-TP, kulang sa cash. Outworld Devourer naman natin, going for Magic Wand. Yan, Templar Assassin, ito bote crowing. Mahirap nga naman tapatan yung OD talaga eh. Yung, grabe yung farm ng OD dito, 33, samantalang Templar, 17.5. Okay, medyo naglaylo muna yung dalawang teams. Pero baka mamaya pasukin na naman ito eh. Umaangulo lang to si IO eh. Makapwesto ng tama yan, tas matether lang. Yan. Baka go na. Samantalang Shadow Demon dumalo pala dito sa mid. Mukhang gugawin yata itong Templar Assassin. Kaso wala silang dalang sentry. Mahirap din patayin. Pero ito, nag-initiate na pala dito si Woods. Nako, unstable concoction. Sobrang baba lang ng charge. Pero safe na safe naman itong mga katakbay. Parating na dito Shadow Demon. Ito, nagkasa ng Soul Assumption. Oy, healing spree na dito. Grabe, nabaliktad pa. Una pang napatay dito si IO. Napakaganda siya. Kalshot naman doon. Kaso nag-TP si Bimbo from top lane. Ayan, napatay niya si Naga Siren. At napatay pa dito ni Jesse Vash. Nako, yung Windrunner na masusundan pa yata. Ito mukhang mamamatay din dito si SD. Hinahabol siya ngayon ng Darkseid pati Lanaya. Naka-haze si Lanaya. Nag-cast naman dito ng Sonic Trap. Tumatakbo ngayon Alchemist. Tingnan ko kung mapapatay. Pero ito, nag-cast na ng Concoction. Okay, naku, papasokin talaga. Bablock. Nablock. Ito, Shackle Shot. Sabay Power Shot. Nakakalito. Sunod-sunod ng laban. Biglang nang TP talaga lahat ng ano, MSI. Pwera lang dito sa ano, Outworld Devourer. Hindi siya nakapag-backup TP. Walang TP sa mid. Kaya lang naman nakapunta si Lanaya. Kasi naka-haste pala. Yan. Sobrang ma-action ng laban. 9-6 ang score in favor of AMD Mineski. Lamang sila ng tatlo doon. Puro gera talaga dito sa bottom lane. Pero at least napatay nila yung Alke. Alchemist natin, power touch pala. Pero ito, nag-rave shield. Pero pinalubog niya yung sarili. Astral imprisonment sa sarili. Uy, ninet. Kaso pinalubog. Medyo na-dutch doon. Napakagandang disruption yun ha. Pero ito, tumatabo ngayon. Uy, mukhang mapapatay pa na talaga si OD dito. Pero hindi si Pac. Nagbagsak ng Eclipse. Ayan, napatay si Visage. Ilang tira na lang naman. Mamatay na si Darkseid. Pero buhay pa yata. Riptide naman by Woods. Sinahabol nila layang ngayon si Bimbo. Nadodge naman ni Bimbo yung ensnare. Okay, ito normal attack sabay ethereal jump dito sa gilid sa tower. Shadow Demon talaga, napakakatin ng Shadow Poison. Halos mawala kagad yung refraction dito ni Jotan. Nako, apat na yung charge. Mukhang naman micro talaga dito ni Pac at saka ni SD. Napakagabi, baka masundan pa ni Woods. Pero hindi, meron pang riptide si Woods. Napakataas ng riptide niya, level 3 kagad. Uy, salamat sa tangke. Isang tira na lang sana dito si Owa. Pero dating magkakampi yan, Woods tsaka Owa. Pero yun, dahil dito sa Sage Tank, nagawa pang mabuhay ni Owa. Isang tira na lang siya dun, negative armor pa yun dahil sa Riptide eh. At nakasurvive. Kala ko mapapatay agad ni Woods. Pero yun, buti na lang, save by the tank. Pero samantahan dito sa baba, ganun pa rin, ayo, farm pa rin sila nung Alchemist. Pull lang, kaso nagkamali yata ng pull. Hindi sumama yung ibang creeps, pero okay lang. Para at least may tumangke dito sa mga creeps. Kinuha naman dito, papasok sa bote. Ang illusion. Pati Windrunner pala, nagbote rin ha. So ito, bote. Puro bote sila dito, halos lahat nakabote. Pati yung, kala ko magsusouring na Darkseid, nagbote rin eh.
At pero arcing boots na pala ito si Dark Seer. Yan, lanayan naman natin. Uy, ito na, lakas na ang slow. Wala pa naman second skill ngayon. Cooldown ng Astral Imprisonment, Vacuum. Ito, nilagyan na ng Surge, Ion Shell pa. Kaso nag-TP na kagad Shadow Demon para kontrahin. Naku, lanaya. Ito pa, na Demonic Purge pa dito. Kawawa dito si Jotan. Nag-cooldown, naku, tanggal kagad yung Refraction. Biglang pumutok yung Demonic Purge. Surge naman palit. Paalis dito si Dark Seer. Ayan, safe na naman, nakatakbo samantalang sa bottom lane si Ion na net. Ito, na Shackle Shot pa. Kaso hindi nag-latch. Power Shot. Ito, Soul Assumption. Ay, hindi, wala, mana. Pero nakuha naman ni Windrunner doon. Gamit ang kanyang Windrun. So, yun, napatay niya. Yung pack lane, ayun, dito sa top lane, yung pack, hindi na naman na nag-TP dito si, ano, si Bimbo. Hindi niya na kinailangan. So, Alchemist natin. Ito nga, Power Threads plus 1,000 gold. Hindi niya na muna inuna yung, ano, no? Hands of Midas. Medyo ano rin kasi, magulo sa baba. Hindi siya stable na nakakapag-farm para makapag-ipon ng scroll. Or hindi talaga siya magma-Midas. Pero ito, inabangan yung rune ni OD. Kaso, hindi lumabas. Nasa top lane lumabas. Nakuha naman ngayon ni Templar Assassin. At napatay ni ano? Hindi, wala pa na napatay. Kala ko may namatay. Okay, nagtitipi dito sa baba. Shadow Demon. Kaso mukhang nasa taas yata. Gagangkin ng ano, eh, Naga Siren si Pak. Manet lang naman niya eh. Kaso mahirap manet si ano eh. Bimbo, napakaliksi. Napakalikot. Inaabangan niya din talaga yung net eh. Yun yung idadodge niya. Importante rin madodge ng pack yun eh. Kasi once na ma-disable yung pack, may kalalagyan na to eh. Babalik to sa base eh. Pero to OD, pinapalubog pa rin. Uy, ito, nakas na yung slow. Inactivate na yung double damage. Sabay meld. Refraction, ito, soul assumption. Tinapos na kagad dito ni RR. Kinuha niya na lang. Sabi, baka makatakas pa pre. Akin na lang to. Pero sa top lane naman tayo. Dream Coil dito by Bimbo. Uy, ito na, nag-cooldown na ang kanyang Illusory, pero mamamatay dito si Woods. Naku, naputulan tali si Nivek. Lamang siya doon, kaso hindi na lang siya nagpaka-asim. Ah, wala rin pala talagang mana. Kala ko may ano eh. Pero yun niya, good decision yun. Masyadong ano yun, bad boy na yun pag pinilit pa niya. Nag-surge out na lang. Makatinga naman tanke yun yung tower. Meron pang mga creeps sa gilid. So ito, 11, ah, hindi, 15-10 ang score. 5 na yung lamang dito ng AMD Mineski. Windrunner natin, nakabrazer.com. Pero sa tingin ko, ano ito eh? Drum of Endurance, extra movement. Ayan. Okay, pero dito sa mid lane, stay put lang talaga dito si, ano ah, Mineski Razor. Hindi ko alam yung pangalan ng OD ba yun. Baka pwede nyo sabihin dyan sa ano, comment. Pero malapit na siya mabuo yung mecha. Siya pala yung mag-mecha para sa team. Usually maganda ibigay kay Ayo yung mecha eh, para kung sino yung nakateto yung mag-heal din eh. Pero okay lang, kahit siya naman. Kailangan niya din naman ng mecha. Tapos sabay BKB na pambakunat. Kaso ito na yung familiar, pinang-i-scout na ni Visage. Mid lane tayo, mukhang magagang ulit. Naku, mauunahan na naman sa rune. Hindi, may pampalubog to eh. Kaya bumalik na lang yung Lanaya. Hindi niya kaya sabayan yun. Hoy, sa dito naman, Shadow Demon, Grave Chill. Kaso hindi pa nakinakas. Ito, papalag yata dito si Owa. Naku, Dream Coil, dalawa pero pinatulog kagad ni Woods. Tumatak po si Woods kaso sobrang nilakad niya, naputol yung tali. Ayan, double kill tuloy para kay Bimbo, para tingnan nila Naya, para bumalag. Kasi hindi niya rin kaya ito eh. Napaagad na shackle na huli dito si Bimbo, tsaka si SD. Naku, isang tira pa para kay SD. Yan na nga, napatay na nga. Buyback naman kagad by Bimbo. Dumating na si OD, kinas na yung Eclipse. At isang tira pa ito, patay na rin ang kanilang Alchemist. Nagtatakbuhan ngayon si OD, pati na si Io. Naku, si Io, mukhang mamamatay din to, pero pinalubog ni OD sila Naya. Kaso yun ako yung Windrunner, wala na siyang mana, hindi napansin na masusundan pa yata nito ni DS. Darkseer patay na rin, pero si Io palagay yung target nila. Yun, masyado silang nag-ano, overextend para kay Io. Sa tingin ko, hindi dapat din na nila pinilit yun eh. Masyado nilang gustong patayin yung Io, pati yung Alchemist. Ayan tuloy, na triple kill pa sila. So, napakagad ng buyback by Bimbo. Medyo worth it, maganda yung ganung buyback eh. Yung alam mong makakapatay ka. So yung parang yung binayback mo, napakagad ng investment no, nakapatay ka rin, may level ka pa. So ito, nakapag-blink dagger na nga doon si Bimbo, kahit pa nag-buyback siya. Medyo nag-times 2 naman yung pera niya, plus XP pa, kahit yung kape. So triple kill nga doon. Napakalupit. Pero ito, mid lane. Hindi, medyo matagal pa ang push yan. Darkseer natin, masyadong malayo pa sa mecha. Ewan ko siya magme-mecha, pero matagal pa yun kung sakaling siya magme-mecha eh. Hindi pa siya nakapagsimula ni Headdress Rejuvenation, hindi pa nabibili.
So yung Templar natin, ito nakabracers.com din. Pero baka ano rin to? Drum. Nauuso naman mag-drum kahit lanaya eh. Oy. Ay grabe, nagank na pala dito sa top lane. Na-relocate na pala dito si ano, si Darkseer ni SD tsaka ni IO ha. Medyo audio combination pero okay lang. Kasi meron naman demonic perch din eh. Ito naman binibaby na nila sa mid. Mukhang gagank din pero naka-haste dito si Bimbo, kailangan mag-iingat. May dagger pa to, nako. Kahit naka-dagger pa lang yung pack niya ni Bimbo, malikot na talaga yan. Dagger pa lang, mahinak na pala yun. Pero nagkakaroon daw ng spike problem dito. Ang AMD Mineski. So ito, game na ata ulit. Bottom lane naman tayo. Iniwan na nalang dito yung Alchemist. So si Mr. Jesse Bash, rektano na lang muna, Shadow Blade. Ito meron na siyang Claymore. 600 gold na lang para sa kanyang Shadow Amulet. Oy, mid lane naman tayo. Ito, pinalubog na ako. Lumalapit na si IO. Naglapag na ng sentry ward. Kaso hindi tumama yung ano. Hindi, tumama pa rin pala. So, dominating na para sa OD. Kanya-kanyang TP naman. Pero pinalubog ka agad dito si Mr. JYC. Patay din agad. Napakakatay nung OD. Double kill. Masusundan pa yata dito ni Mr. Woods. Masyado niyang pinilit. Wala pa siyang sleep. Pero ito, insnare sa OD. Kaso napatay pa rin siya nung IO gamit ang spirit. Kaso napakakatay ng Visage. Muntik na mamatay dito si OD. Pero hindi niya pa rin papatay. Yan nga. Tinamaan ng Illusory Orb si Visage. So team wipe out. Ang nako, ang MSI na wipe out sila doon. Apat lang yung nakipag-clash sa kanila. Take note yun nga, hindi pa kasama dito si Jesse Bash. Si Jesse Bash ngayon super free farm dito sa bottom lane. And medyo nakapag-lotar na siya. Parating na yung kanyang Shadow Amulet. Nako, kahit apat lang to, papalag to. Medyo lamang din sila sa micro one eh. Yung pick talaga dito ng ano, walang matinding mabigat na bubuwat mamaya eh. Yung Lanaya na pinaka DPS dito ng MSI, kaso wala pa rin item. Medyo trouble yan. Medyo mahirap yan. Nakapag-farm pa naman yung Alchemist, paano nila pipigilan nyo? Pero ito, Shackle, oy! Nag-advance, pinikilin pala, napakagad ng peke doon by Patty. Pero nakapagtago pa rin, vacuum naman dito sa OD. OD, nakapagbitaw pa ng Eclipse, naku, napatay pa niya si Darkseer doon, pati si Woods, namatay na rin. Inahabol ngayon ni Alchemist, pero hindi. Cooldown pa yung kanyang unstable concoction. Blinky naman dito by Bimbo. Nadodge na naman yung ano. Grabe, pero power shot. Tumama, nagpop ng kanyang magic wand. Uy, tatlo na huli dito ng stable. Sabay silent, sabay grabe. May dream coil pa pala. Triple kill by Bimbo. Ultra kill na to. Pero to, naman ko nakita na doon Templar. Naglagay na ng sentry ward. Gusto pala patayin dito ni Jotan, si Owa. Kaso si Owa, ayun, safe na safe naman doon. Killing spree din, pati si IO. Naku, napakatin itong ano, IO na to. Napakalupit nung ano, pack talaga ni Bimbo. Matik, dapat binaban na to, auto ban na to eh. Pagpasok yung pack ha, mga signature hero talaga ng mga top player eh, no? Si Dendy, Pudge, naku, si SF, Yapet, kay Bimbo, pack ng Pilipinas. Pero SF naman ang pinasi Jules. Ayun. Pero yun nga yung kwento. Nako, 31-15 ang score. Ito, finorstat kagad. Kaso na pag eh. Hindi kagad na Astral Imprisonment si Darkseer. So yan, nakapag-Surge Palace ni Vec. Nako, si Vec din dito. Mukhang malayo pa talaga sa kanyang mechanism. Kung magme-mecha man siya. At free tower pa yung makukuha nila dito sa top lane. So itong game 1 talaga, unti-unti na nahuhulog sa kamay ng AMD Mineski. Tingnan natin diferensya nila sa gold. So ito talaga, 15k. Almost 15k na talaga yung lamang nila sa gold. Ayan, in terms of experience, lagpas 15k naman, mga nasa 17-16. Medyo malaki na yung lagpas na yun, mahirap na habulin yun. Wala pa silang aasahang carry. Ayan, naku, nahuli naman dito ng slow, grave chill pa. Ito, kaso hindi nila pwede, minamicro lang sila dyan eh. Pinalubog naman yung sarili dito ni OD. Nagkas na ng stable concoction, tinira kay Lanaya, napagad ng dream court, tatlo nahuli, pati silence. Kaso ito, nagtago muna si Bimbo sabay Illusory. Sa pool yung Lanaya, patay. Sleep naman dito by Woods. Okay, paanong initiation? Mukhang magbaback na lang sila. Hindi na rin kaya na pala ganyan. 4-stop naman dito. Buyback na yung Templar Assassin. Tapos nagtitipi ngayon. Dapat kinasin niya lang. Pero ito, unstable concoction. Tinira na kay Woods. Pinalubog naman ulit yung Lanaya ni Odie. Nako, patay na si Woods. Patay na din si Darkseer. Mukhang susundan na yata ni Odie. Ay hindi, ni Lanaya pala again. Odie tuloy. Yan, pinatay ni Alchemist si Lanaya again. Namatay na naman si Lanaya dun. Mukhang GG na talaga first game. Eto, GG call na nga dito by Woods.
So, first game. Ay, makukuha ng AM Dominate. Napaka-rockers ng hero nila. Yung pakpa lang dito ni Bimbo. Sobrang kati. Sa tingin ko na outpick. Balang outpick eh, no? Outpick, medyo mali ng laning. Dapat din nila sinabayan. Wala, ang tingin ko lang. Pero yan, congrats sa first game.